Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonoodin ngayon na video. Ito po ay nagmula kay Banat Kabayan TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kabayan TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga katunay kay Banat Kabayan TV. Ayan, ha? At syempre huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin bigyan ng reaksyon at panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV. Pasok! I-share ko sa inyo ang katatawag lang na sundalo, galit na galit, at napaka-radical yung gusto niyang mangyari para lang mapatalsik si Boying. Ayun ha. So bago natin ipagpatuloy, nais ko nga palang magbigay ng credits kay General Macanas, yung boses na nadidinig natin at nakikita nga natin. Courtesy ni General Macanas ito, yung General's opinion niya. Oh, lumalabas-labas. Okay, tuloy natin. Sabi naman tong sundalo na ito, nag-mumura. PI. At sabi niya, sir, wala na talaga yan, nakakainis na yan si Boying. The only way para patalsikin yan is through, ito na yung masama, kudita. Nako. Mantakin mo, napakasimpleng problema, no? Eto lang, no, nagsimula kay Ka-Percy, no? Tapos lumaki ng lumaki ng lumaki. Pero kung isipin mo, napakasimple pa rin yan, eh. Tapos magkakaroon ng kudita sa ganyang lagay lang para mapababa si Remulla sa pwesto. Aba, nakaw, matindi yun. Yan po ang mahirap kung ang mga sundalo na mismo ang madismaya sa pamamalakad ng gobyerno. Nako, magkakaroon po tayo ng instability. Mahirap yun. Ayokong maging alarmist, ano? Sa mga kapwa ko retirees na nakakausap ko, either personal, cellphone, text, or tawag, karamihan kaming mga retirees, dismayado dito sa nangyari sa gobyerno, lalo na kay Bantag Boying na case. Sa mga active naman, bawal yan magsalita. But sa aking conviction, marami rin sa kanila ang nadidismaya. Kasi nga, yung nangyayari na urong-sulong na ginagawa ng ating gobyerno, bigay-bawi, Chief of Staff, Secretary of National Defense. Ako, naawa ako kay General Bacaro, naawa ako kay General Faustino, naawa ako ngayon kay General Galvez dahil parang niloko siya, eh. Inisyuhan ng ang usapan is full-time secretary. Yung pala, binawi, OIC lang, senior undersecretary, parang na-demote pa siya, eh. Kasi yung dati, peace process advisor siya, cabinet rank na rin yun, eh. Ngayon, demoted. So, ulitin ko, kadismaya yun, no? Sa mga retired na katulad ko, marami ng dismayado, lalo na dito kay Boying Remulla na pangyayari. Sa active, hindi lang yan makapagsalita. But, alam ko rin yung damdamin nila. So, mga 3 days ago, may tumawag din na taga-Australia. Anong tawag niya? EDSA 3 na lang yan, sir, ang kailangan. I believe maraming disgruntled sa PNP. Ganon din sa military. Yan ang aking paniniwala. So, may rason para mag-EDSA 3 na. Ganon din yung taga-Australia. Ang mahirap pa dito sa taga-Australia dahil sinabi ko, baka magkagulo tayo, eh. Sabi ko, kasi personally, ayaw ko muna ng EDSA 3, ayaw ko ng kudita. That's my personal belief. Grabe, no? Problemang Boying lang, pero makakarating na tayo sa EDSA 3 at saka kudita. Mariusip, napakasimpleng bagay, no?
Kasi napakasimpleng bagay lang naman dapat yung gawin, pero kung ako sana, no, pagbigyan na lang ni SOJ yung, kung nadidinig niya man yung mga kahilingan ng mga netizen siguro, sana pagbigyan niya na lang din na, o sige, bilang ano, bababa na lang ako sa pwesto, no? Ngayon, kung pansamantala, bumaba siya hanggat hindi pa nalilinis yung kaso man, kung ano man yun, di ba? Para hindi rin magkaroon ng batik si PBBM, kasi ang yung nangyayari ngayon is tumatalbog kay PBBM eh. Lahat ng mga nangyayari sa administrasyon niya, sa mga tao niya, is tumatama kay PBBM. Ngayon si PBBM ang naiipit. Ganun ang nangyayari ngayon. Pero sana ang ginawa na lang siguro ni Sir Remulla na nagkuwari, nag-voluntary exit na lang din. Na o sige eh, ano dito, habang ganyan si Bantag, para patunayan na ano, labas siya. Lalabas siya. Tapos, iba ang hahawak ng DOJ. No? Siguro, baka may mga bumilib pa sa kanya nun. Pero eto talagang ayaw eh. Talagang hindi, sinasabi nga eh, ayaw talaga na bumaba o magpa-apekto sa mga nangyayari. Is talagang nakatutok talaga sa kung paano nila mapapabagsak ang isang General Bantag. Eh sabi nitong taga-Australia na bahala nang magkagulo. Bahala na, magka-civil war man, sige lang. Basta alisin ng Pangulo, alisin na yan, si Buying na yan. Mantakin mo alisin ng Pangulo, pati na si PBBM talaga, nadadamay na dito. No? Ulitin ko, I don't want to sound alarmist. Sinishare ko lang yung mga natatanggap kong tawag, mga opinion nila. But my opinion, please respect also my opinion. Yes. Hindi pa panahon ng EDSA 3. Yes. Hindi, ayoko na, never again ang kudita. Naranasan ko na kasing nag-join ng kudita. Grabe yung 1989 na pinaka bloodiest kudita. Napanood mo sa TV ko doon, yun? Hanggang Cebu, yung unit namin, Cebu City lang kami sa Mactan. Ang daming nadamay. Kaya ako ayoko ng kudita. Ayoko na rin yung, pwede yung rally. Yung peaceful rally ba? Yung kagaya ng ginawa ni DJ Bantag nung December 9 sa Baguio City, peaceful rally, pwede yun. Oo, kasi rally, pagbo-voice out mo lang yun. Paglalabas mo lang ng mga hinaing yun eh. Di ba? Peaceful rally, harapan ng DOJ. So, kami dito sa Mindanao, uunahin namin ang bukid nun. Meron na kaming initial planning. Mga igorot, mga kapatiran igorot taga Cordillera na nasa Mindanao. Hopefully mag-gather namin sila somewhere in Bukidnon, Malaybalay, at magkakaroon ng peaceful rally. Okay, yun yung express lang yung freedom of ano natin na dismayado tayo. We express our support kay DJ Bantag, ganun lang. Kailang hindi na pwede yung tanggalin mo ang isang elected president sa pamamagitan ng people power with the support muna of the military and police. That's not good for our country. Yun po, yes, ang aking stand dyan. Ayoko. Okay? Mm-hmm. Dapat ang asikasuhin natin ngayon is kung paano natin maiaahon ang Pilipinas sa pagkakalugmo. Kasi pag nagkagulo, is naku, malaking problema yan. No, ikababagsak pa ng ekonomiya natin 'yan. Lalo tuloy walang papasok sa ating mga investor kapag nagkagulo. Kumbaga, bagsak na nga tayo nung pandemya, lalo pa tayong babagsak niyan. At siyempre, iisipin ng mga investor, ano ba 'yan, ang gulo-gulo sa Pilipinas? Ayoko na nga diyan. Punta na lang ako ng ano, ng Europe. Ayun 'yun eh. Kailangan kasi ang gawin natin is hikayatin natin yung mga investors na makapasok dito at mamuhunan sa ating bansa. Dahil kapag dito nagkaroon ng investors is maraming trabaho. Eh kung magkakaganyan, matatakot sila, eh wala. Lalo tayong babo, hindi tayo aangat.
Kaya sana naman, i-relax lang na konti natin yung pag-iisip natin. Kumbaga, pwede naman tayo, kagaya na sinasabi ni General Macanas, pwede tayong mag-voice out, no? Sa pamamagitan ng rally. Yan. Ilabas ang sama ng loob. No? Pero yung mga ganyan, mga ano, yung mga dadaanin sa dahas, mahirap yan. Wag yan. Bad. That's bad. So, maraming nagtumatawag sa akin, Sir, kailan yung rally? May taga Davao, yeah, taga Butuan, taga saan pa yung iba. Gusto namin, Sir, mag-ati ng rally. Eh, hintayin nyo lang. Kasi yung rally na yan, dapat may timing din. Yes. So, yung unang rally siguro, mga more or less April. Mm. So, wait for further announcement. Hirap sumama nun, mainit. Yung malapit sa Malaybalay City, you can join the rally. Yung medyo malalayo naman, maghintay lang kayo kasi matagal na labanan ito. So, ang akin lang is legal and legal battle. Yun, sa korte. Ito naman yung what do I call this? Yung labanan ng public support. Yung labanan ng public opinion through rallies. Pwede yun. Mm. Para iparamdam kay Boyeng sa mga drug lord na overwhelming ang population support ni DG Bantag. Gagawin po natin yun. But never para sa akin yung people power para patalsikin ang Pangulo. Overall, performance ng Pangulo kahit may mga palpak siya sa other areas, lalo na dyan sa smuggling, hoarding ng union na allegedly pa lang naman ito involve ang Araneta plus ito kay Boying na binababoy ang hustisya. All okay, others kakaroon ng maraming issue talaga yung administrasyon ni PBBM. Dapat talaga maayos na yan, malinis yan. Para sa akin, okay pa rin ang Pangulo. Gusto ko siyang magpatuloy at suportahan. Sana magising ng Pangulo na matanggal na niya si Boying and sana ma-clear yung mga issues against sa Araneta family na na-involve sa smuggling and hoarding. Okay, ganyan lang po ang labanan natin. Legal battle lang muna. Yes! At saka propaganda battle. Yung mga peaceful rallies. Tomo. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Yes. God is with us. God is with us. Kaya hindi niya papabayaan ang Team Bantag. Believe me. So, no to answer 3. No to people power para sa akin. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Banat Kabayan TV. Siyempre, napakinggan din natin si General Macanas at sinabi nga niya na no to EDSA 3 at no to coup d'etat. Kailangan daanin sa kapayapaan. Tama na yung kaguluhan, di ba? Ang asikasuhin natin kung paano natin mapapaunlad ang ating bayan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.